Okay, so let's start with the benefits of a distributor. How to earn in IM Worldwide. Lahat kayo dito, nakapag-start kayo kasi bumili kayo ng package. So, meron tayong tinatawag na associate package. Yun yung 5,600 and 16,800 na silver package. So, ang tawag po natin dyan ay associate package. Meron din yung tawag na executive packages. Under nun ay yung gold, yung platinum, and yung jade. Once you avail the package, magkakaroon ka ng sarili mong IM portal account. So, ito yon. So, yung iba sa inyo, na-process na natin yung membership and meron na kayo nitong IM account ninyo. So, meron kayo ditong username or user ID. Yun yung identification ninyo na member kayo. And then you have your own, yung password para mag-login kayo sa account ninyo. So, meron tayong separate orientation ng about sa dashboard dun sa page natin. May separate para dyan. So, pwede po ninyo yung, ano, pwede ninyong panoorin yun. Next natin is, eto, lahat kayo dito, nung nag-join kayo, meron na kayong lifetime discount. Ang discount po natin, depende sa product. So, may ito yung price list. Yung price list na to, parang nasend ko na to dun sa team natin, tas naka-upload din to dun sa Facebook group training natin. So, pwedeng, mas maganda po, isave ninyo. Diba? Isave ninyo. Ngayon, makikita nyo dyan, ito yung product ng IM Worldwide. Marami po kasi tayong product. So, ito yon, meron tayong barley powder, meron tayong barley capsule, meron tayong choco, Garcinia Cambogia, acai berry, ito yung mga kape natin. Meron tayong coffee with glutathione, coffee with tongkat ali, coffee with mocha, tapos ngayon meron pa tayong slimming coffee. So dito makikita ninyo, kunyari ito, amazing acai berry extract with collagen. So dito makikita mo yung SRP niya or customer price niya, 1,400. Ang distributor price niya is 700. So ito, more than 50% yung kanyang 50% yung kanyang discount. Pero for example to, yung Garcinia Cambogia, 900 ang SRP, 540 ang distributor price. So ibig sabihin less than 50% siya. Barley powder natin, 1000 ang SRP, 500 ang distributor price. So 50% siya. Pero yung mga kape natin like ito, 300 yung SRP nung amazing nung black coffee, tas 200 yung distributor price. So hindi siya 50%. Okay po. So yung discount will vary depende dun sa product. Kaya kung gusto niyo pong malaman magkano yung distributor price, dito niyo po siya titignan sa price list. SRP, distributor price. Tapos ito yung Unilevel points. Ibig sabihin po yan sa pag nagme-maintenance po kayo, ito yung titingnan ninyo. Yung sa Unilevel points, which I will discuss na lang later. Okay. Ngayon, meron yung mga package naman natin, meron siyang tinatawa. Ito yung mga price niya. Yung copper, 5,600. Yung bronze ay 11,200. Silver, 16,800. Gold, 44,800. Platinum, 112,000. Jade, 198,800. Yung mga package po natin, may product points yan. Itong product points na to, ginagamit to sa sales match commission. So, pag may pumasok sa'yo na copper sa left, may 250 points ka sa left. Pag may pumasok na copper sa right, may another 250 points ka sa right. So, 250 plus 250, that's 500. So, dun yun sa, itong product points, sa sales match commission siya, nag-a-apply. Okay po? Okay, next, meron tayong tinatawag na direct referral commission. So lahat kayo, kahit copper, pag nakabenta kayo ng wholesale package, meron kayong makukuhang direct sa ano ninyo? Sa cellphone ninyo or sa laptop ninyo. Okay po? Next, sales match commission. Aray po, nangalala yung pa ako. So sales match commission, ito na yung kaninang pinakita ko. Yung product points ng per package. Ang copper, 250 product points. Ang gold, 1,500.
Yung Jade 5,000, yung Silver 500, and yung Platinum 4,000. For example, ito ka, Jade package ka. Diba, meron ka lang paglalagyan na left at saka right. Kasi one account policy lang naman tayo. So, isang account lang yung dinudugtungan natin ng dinudugtungan. So, for example, si Delinto. Ngayon, may naipasok siya na Jade. So, ilalagay niya lang yon sa left niya. So, that's 5,000 points. May pumasok ulit siya na Jade. Nilagay niya na ngayon sa right niya. That's another 5,000 points. So, magmamatch ngayon yan. 5,000 plus 5,000 equals 10,000. So, meron siya ngayong income na 10,000 sales match commission. Ngayon, ang good news ko sa inyo, sa sales match commission, hindi nyo lang effort. Dahil nga, one account policy lang tayo. For example, si Delinto. Ngayon, yung nasa taas ni Delin, kunyari, ako, di ba? Ako yung upline ni Delin. May nakausap ako, di ba? Merong nag-join ulit sa akin. Ngayon, yung nag-join sa akin, wala naman akong ibang paglalagyan, kundi idudugtong ko na dito sa ilalim ni Delin. So, let's say may naipasok ako na gold. Ang gold ay 1,500. So, yung 1,500 na yan, masasalo na yan ni Delin kahit hindi siya ang nakapagbenta ng gold. Pero dahil nailagay ko sa ilalim niya, salo niya yung 1,500 points. Let's say, itong jade na nailagay ni Delin sa right niya, nakabenta naman ng silver. So, meron, kahit hindi siya nakabenta ng silver, yung 500 points ng silver, masasalo yan ni Delin. So, yung 1,500, babawas lang ng 500 dyan, pantapat dun sa 500 ng silver, meron siyang 1,000 pesos na income sa sales match kahit hindi siya ang nakabenta ng gold at nakabenta ng silver. So, kunyari, may pumasok ulit, may nalagay ulit na copper sa ilalim ni Delin. Kahit hindi siya nakabenta niyan, basta nasa ilalim niya, sasaluhin niya yung 250 points. May pumasok ulit na copper sa right niya, kahit hindi siya ang nakabenta niyan, basta may nalagay na copper sa right niya, may 250 points siya, magmamatch yan, another 500 pesos income ni Delin. Yun yung maganda sa sales match commission. Yan po yung passive income. Di ba meron tayong tinatawag na auto spill? So for example, ito ang auto spill ni Delin. Yung spillover side ninyo, makikita ninyo doon, nalalagyan ng tao. Kahit hindi nyo pa nilagay yon, meron at merong papasok na tao dito sa spillover side nyo. Ngayon, ang poproblemahin nyo na lang o lalagyan nyo ng tao, itong isang side. Okay? Ang maganda lang dyan, once na naglagyan mo ng tao yan, for example, ito, si Delin ang nakapaglagay nito. Lahat ng ipapasok nung nailagay niya dito, dudugtong ng dudugtong dito. Lahat nung naipapasok ng mga nandito sa right niya, babangga lang yan ng babangga. Dito, meron siyang sales match income. Yun yung advantage kapag ka nagbebenta din kayo ng package or pagka meron din kayong team. Kasi automatic may income kayo sa sales match commission. Di ba pinakita ko sa inyo kanina, yung sa weekly income ko, wala akong direct referral commission. Ibig sabihin, wala akong nabentang package. Pero meron akong sales match commission, sales match income. Ibig sabihin, dito sa ilalim ko, may nakapagbenta ng package at may nagbangga, kaya meron akong sales match income. Yun yung passive income ng I am worldwide. Kaya din sinasabi dito na, kunyari, tumating yung time na magkasakit ka, di ba? Hindi ka nakakabenta. Pero kung itong under your organization, itong mga nasa ilalim mo, at yung mga nasa taas mo, tuloy-tuloy na nagpapasok ng tao, tuloy-tuloy ang sales match income. Kaya dapat hindi tayo tumitigil na benta ng package. Meron diyang hindi gagalaw, meron diyang wala lang gagawin, 'di ba? For the discount lang, 'di ba? Okay lang 'yun. Kasi what if mahanap mo yung tao na masipag at maglalagay ng tao under you? 'Di ba? Passive income 'yun.
Kung dumating yung time na ikaw, wala ka na dito sa mundo, pero tuloy-tuloy na nagpapasok ng income yung nasa left and right mo, kumikita pa rin ang account mo. And yung nilagay mo na beneficiary ng account mo, sa kanya na mapupunta yung income ng account. Kasi hindi naman titigil itong nasa ilalim mo kahit wala ka ni. Tama? Yun yung advantage ng sales match commission. Tapos kahit ikaw din, kunyari, nagkasakit ka nga, hindi ka makatrabaho, di ba? Hindi ka makabenta. O kaya retired ka na, di ba? Matanda ka na, hindi mo na siya kayang gawin. Pero dahil may mga active under your organization, may inaasahan kang income sa retirement. Eh, ilan ba sa atin dito na kapag tumigil na tayo magtrabaho, may aasahan pa rin tayong papasok na income saan? Naisip nyo na ba yun na pag tumigil na ako sa trabaho ko, saan naman gagaling ang income? Diba? Dito sa IM Worldwide, hanggat may pumapasok na package sa left at saka sa right mo, meron kang income. Yun yung advantage pag nagbuo ka ng sarili mong team. Unlimited yan. Tuloy, 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 tuloy yan. Ngayon, ito yung tinatawag ko na spillover side, which is pinakita ko din kanina sa dashboard. Pag nakita nyo yung account nyo, merong points dito, yan yung spillover side. Yan yung mga nasalun yung points galing sa mga nilagay na tao under your account. Or yan yung points ng mga nabentang package na napunta sa ilalim nyo. Yung zero na yan, lalagyan nyo na lang yan para magkaroon kayo ng sales match. Okay po? Okay, next. So, yan yung tinatag natin na spillover side. So, katulad dito, kunyari, si ano to, kunyari, si Leo dito, siya yung silver na to. Diba? Nalagyan siya ng gold sa ilalim niya, may 1.5 siya. Nalagyan ulit ng gold, may 1.5 siya. May 1.5 siya sa gold, may 4,000 siya sa platinum. Pero dahil, anong napansin nyo? Yung gold at platinum, mas mataas na package kaysa kay silver. Diba? So, imbes na makuha niya yung buong 1.5, anong mangyayari? May slash yan. Ang masasalo lang niya ay tig pa 500. So, imbes na 13,500 ang kinita niya, ang masasalo niya lang ay 2,500. Bakit? Kasi hindi niya may enjoy yung buong product points ng mga higher package. Limitado lang kasi siya sa product points na kayang saluhin ng package niya. So, pagka lower yung package mo, mas mababa yung income na nasasalo niyo. Kaya kung yung iba sa inyo nagtataka, bakit kaya yung waiting points ko dito mababa compared sa waiting points ng iba? Kasi mas mababa yung nasasalo mong points. Kaya mababa ang waiting points mo. Pero kung Jade ka, baka 100,000 na din yung points na nag-aantay sa'yo. Kasi the higher the package, the higher the points na nasasalo. Imagine mo na lang to, oh. Kung nalagyan ka ng Jade sa ilalim mo, dapat may 5,000 ka. Pero dahil silver ka lang, magkano lang ang nasalo mo? 500 lang. Kaya, konti lang talaga yung waiting points. So, kung gusto nyo ng mas madaming waiting points at higher income, higher package dapat. Okay? Now, meron din tayong tinatawag na infinity commission. So, ito naman, sa unang dalawa na wholesale package na nabenta mula ng third direct referral mo, meron ka ding makukuhang infinity commission. So, for example, si Michelle. Diba? Unang DR niya si Delin. Pangalawang DR niya si Ezekiel. Pangatlo niya si Lyodi. Mula kay Lyodi, pababa. Sa kada unang dalawang mabibenta nilang wholesale package, may makukuha pa siyang commission. Ganun siya. And down the line yan. Mula kay Lyodi, sa kada dalawa din ng mga mapapasok ni Lyodi at mapapasok mga naipasok ni Lyodi, meron siyang infinity commission na masasalo. Sa kada unang dalawang package na benta ng mula sa third referral mo, meron kang infinity commission. So, ito yung parang example nito. Diba? Kunyari, ito si Michelle.
Tapos, ito si Dilin, yung first DR niya. Ito si Ezekiel, second DR niya. Pangatlo niya ngayon si Lodi. Si Lodi nakapag-refer din ng dalawa. So, meron siyang makukuhang infinity commission sa kada unang dalawa. So, ganun din, mai-slash yung income mo kung mas mababa yung package na hawak. Okay, meron din tinatag na unlimited bonus. So, lahat ng silver, gold, platinum, and jade, merong give me 5 bonus. Copper, bronze, hindi qualified sa give me 5 bonus. So, paano yung give me 5 bonus? Pag nakabenta ka ng 5 silver package, meron kang 15,000 bonus. Unlimited yan. Kada makakalimang benta ka ng silver package, meron kang 15,000 bonus. And no time frame din yan. For example, itong first na to nakuha mo ng February. Itong pangalawa, nakuha mo ng March. Itong pangatlo at pang-apat, nakuha mo ng April. Ito nakuha mo ng May. Hindi mawawala yung mga naipasok mo ng dating buwan. Mag-aantay lang yan hanggang makumpleto mo yung 5. Pag nakumpleto mo na yan, meron kang 15,000. Ngayon, pag nakuha mo na yung 15,000 mo, mag-uumpisa ulit yan. Pag may napasok ka ulit na silver, may 1 ka ulit. May napasok ka ulit na silver, edi 2. Hanggang sa makumpleto mo ulit yung 5, mayroon ka na namang 15,000. So, another 5 na naman, may 15,000 ka. So, paulit-ulit mo siyang pwedeng makuha yung 15,000 bonus. Meron din tayong tinatawag na just for you bonus. Ang just for you bonus para lang sa gold, platinum at jade. Ang copper, bronze at saka silver, walang just for you bonus. Okay po? Yung dito naman, pag naka-apat ka na gold, may 40,000 bonus ka. Pag naka-apat ka na platinum, may 100,000 bonus ka. Pag naka-apat ka na jade, may 200,000 bonus ka. Means, paano kung gold ako? For example, gold yung kinuha ni Michelle. Nakabenta siya ng 4 na platinum. Wala siyang makukuhang 100,000 bonus. Bakit? Kasi hanggang gold, just for you lang ang meron siya. Pero si Deline, jade si Deline, kahit pag nakabenta siya ng 4 na gold, meron siyang 40,000. Pag nakabenta siya ng 4 na platinum, may 100 siya. At pag nakabenta siya ng 4 na jade, may 200 siya. Klaro po? So, for example, si MJ, platinum siya. Nakabenta si MJ ng 4 na jade. Wala siyang 200 na makukuha. Kasi, mas mababa yung package niya kaysa kay jade. So, ang jade lang ang may 200,000. Okay po? Ngayon, let's say, mas paano kung kunyari ang gold package ako? Kunyari, si Ezekiel, gold package siya. Nakabenta siya ng 2 gold, nakabenta siya ng 2 platinum. Pwede niya pa rin i-claim yan na just for you bonus. Pero, ang makukuha niya ay yung 40,000. Yung platinum, magiging 40,000 lang siya. So, ang pagkaganyan, dapat magantay ka na lang na maging 4 yung gold, maging 4 yung platinum. Para, hindi ka magtapon ng bonus. Pero pwede niyong gawin yun. For example, Jade si Deline, may pinasok siya na 3 platinum, may tapos isang gold. Pwede niyang i-claim yan na just for you bonus. Pero magbe-base dun sa pinakang mababa, which is the 40,000. So sayang yung 3 platinum. Diba? Pero pwede yun. And ito, ano yung mga madalas itanong dyan? No time frame po yan. So, sabi ko nga kanina, mag-aantay yan kung kailan mo makukumpleto. Hindi mawawala yung mga nauna mong nabentang package. And unlimited yan. Pwede mong paulit-ulitin. Depende na sa sipag mo, sa dami ng taong kinakausap mo, kung gano'n mo kabilis at kadaming makukuha ang just for you bonus at EP5. Ngayon, how about upgrade account? Not counted. Anong ibig sabihin niyan? For example, si MJ. Si MJ, DR ko. Si MJ, pag nag-decide siya, means mag-upgrade na ako ng jade. Pag si MJ nag-upgrade sa jade, ako na nakapag-refer sa kanya, wala akong just for you bonus. Hindi siya makakount sa just for you bonus ko.
Ganun po yung app. Kunyari, si Delin. Na-invite ni Delin si Ezekiel. Si Ezekiel, pag nag-upgrade, hindi na maka-count si nag-upgrade si Ezekiel ng Jade, hindi na yun maka-count sa Just For You bonus ni Delin. Ganun po siya. Kasi ang kinukonsider lang sa Just For You bonus ay mga new account. So kayo din, pagka, kunyari, meron kayong naging downline na, kunyari, meron kayong napa-DR, di ba? Maganda ma-orient nyo muna sila bago ma-encode. Para sila, sa sarili nila, makita nila na ganito pala yung benefits ko kapag higher yung package ko. And then let them decide. Diba? Sinabi nilang, Mets, okay muna ako sa ganyang package. And then, pwede mo na siyang i-encode. Kasi nag-decide na siya. Di ba? So maganda na, kunyari, may nakausap ka na, for example, si MJ, sabi nung tita niya, kuha ko, bibili ako sa iyong package, copper muna. Usually kasi, sasabihin talaga nila, copper muna. Bakit? Kasi ang alam lang nila, meron silang discount. So, o sige, kunin mo. Okay lang, tanggapin mo yung copper niya. Pero bago mo siya i-encode, dapat i-orient mo muna siya. Pakita mo muna sa kanya ano yung benefits ng copper versus sa other package. Para siya makapag-decide siya. And hindi niya din naman sabihin sa'yo na ganun pala siya, hindi mo naman kasi in-explain. Di ba? Hindi ka gaganunin. Di ba? So ngayon, pag sinabi niya, sige, okay na muna ako dyan, ganyang package muna. Then, pwede mo nang i-proceed yung encoding. Pwede mo na siyang i-encode. Kasi meron naman siyang chance to upgrade sa buong taon. Pero, yun nga lang, ikaw, di ba? Hindi na siya, ang upgrade, hindi na maka-count sa Give Me 5 bonus mo at hindi din maka-count sa Just For You bonus. Okay? And, if I'm not a mover, magkakaroon ba ako ng bonus? No. Waiting siya. For example, si Deline Jade. Ngayon, si Deline, hindi pa siya mover. Pero nakapagpasok siya ng 4 na gold. Di ba kapag 4 na gold, dapat meron na siyang 40,000. Pero dahil si Deline hindi pa mover, hindi niya makukuha agad yung 40,000 bonus. Dapat maging mover muna siya. And the moment na maging mover si Deline, automatic makukuha niya yung pwede niya nang i-claim yung Just For You bonus. So waiting lang yon, hindi naman siya nawala. Waiting lang siya hanggang maging mover ka. Okay? So ganun po yung sa Just For You bonus natin. Ano pa? What if I refer different packages? So ito na ina-explain ko kanina, your decision when to claim. So yun yung explain ko kanina, kung may dalawang jade ka, may dalawang platinum ka, pwede mo namang i-claim na Just For You bonus yan. Yun nga lang, yung amount na makukuha mo is yung pinakang mababa. So, sayang naman yung Jade, di ba? Ngayon, pag ganun, antayin mo na lang unless kailangan mo. And then, meron din tinatawag na check match commission. Paano naman tong check match commission? So, pagka-copper, walang check match commission na makukuha. Kapag silver, may 5% check match commission na makukuha. Pag gold, 8%. Pag platinum, 10%. Pag jade, 10%. For example, si Deline Jade. Downline, kaya kapag ka meron na kayong malaking team, tapos yung team ninyo, yung may mga downline kayo na, na talagang, ang tawag dito, humahataw, ano din kayo? Panalo din kayo. Okay, ito naman yung ni-level commission. So, ito naman yung sa maintenance. For example, lahat ng, kunyari, ako, mga downline ko kayo, diba? For example, si Ezekiel. Kunyari ako to. Okay, si Rama to. Kada reorder ko, meron akong 5 pesos. 5 pesos yan ha. 5 pesos sa per box na in-order ko. Ngayon, downline ko si Deline. First level ko si Deline. Sa bawat reorder ni Deline, may 5 pesos ako sa reorder niya ng per box.
Si Deline, downline niya si Ezekiel. Ulitin ko ha. Si Deline, downline niya si Ezekiel. So, second level ko si Ezekiel. Kahit downline ni Deline si Ezekiel, sa bawat reorder ni Ezekiel, may 5 pesos pa din. Ngayon, si Ezekiel, na-invite niya si MJ. So, third level ko na si MJ. Kahit hindi akong naka-invite kay MJ, bawat reorder ni MJ, may 5 pesos. Si MJ, na-invite niya si Lyody. Fourth level ko si Lyody. Si Lyody, kada reorder niya, may 5 pesos pa din. Kung copper ka, hanggang fourth level, ang ma-enjoy mo na Unilevel. Klaro? Pero, kung sapphire pataas ka, hanggang 10th level onwards. Ganun kalalim. So, imaginein mo na lang, Delin, di ba? Lahat nung napamember mo, kada reorder nila, tapos lahat din ang mapapamember nila, nagre-reorder, lahat din ang mapapamember ng napamember nila at napapamember pa ng mapapamember nila, kada reorder nun, may 5 pesos ka. So, let's say, after ilang years, madami na sila na wala ka namang ginagawa, nagre-reorder lang sila. Yung 5 pesos, 5 pesos na yan, malaki yan. Magkano yung Unilevel Commission ni Mens Encar last month? 37,000. Galing lang yun sa tigni limang piso na reorder ng mga downline niya at downline ng mga downline niya. Pero syempre, dapat ikaw din, meron kang at least 3 box per month na maintenance. Kasi pag di ka nagme-maintenance, hindi rin papasok sa'yo yung Unilevel Commission. Okay po. Next. Ito naman, kada magre-reorder ka ng 6 na box monthly, meron kang e-raffle ticket sa Project 001. Ito, wala kang makukuha ng ticket dito, pero automatic to na dinodraw lahat ng merong maintenance ng 6 boxes monthly, may entitled sila sa Project 001 raffle. So, kada 6 boxes na order, kunyari, ngayong buwan, si Ezekiel bumili ng 6 boxes, meron siyang kasali, entitled siya or kasali siya sa Project 001. Next month, bumili ulit siya, meron ulit siyang entry sa Project 001. Next month, bumili ulit siya, may entry ulit siya sa Project 001. And yung next raffle nito, gaganapin sa June, sa Elite Executive Awarding. So, meron man nanalo monthly, and tingnan nyo to ha, nung September, 2.7 million yung pinaraffle. Tumataas yan ng tumataas, Mets. Tingnan nyo to, April 1.2, May 1.4, June 1.5, July 1.8, August 2.3, September 2.7. So, magkano yan pagdating ng October, November, December, January? Lumalaki siya, naglumalaki. Ano lang gagawin mo? Bibili ka lang ng 6 boxes monthly.